Magandang araw, Grade 7, 4th Quarter, Module 14, ang kahalagahan ng mabuting pagpapasya sa uri ng buhay. Bakit mahalaga mga hakbang sa pagpapasya tungo sa pagkamit sa mga mithiin sa buhay? Anong tatahakin mo, kanan, kaliwa o nasa gitna? Ang mga araw niyan ay nagre-represent kung saan ka ba talaga tatahak o ano ba ang iyong magiging pasya. Anong pagpapasya ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Nakita mo nalaglag ang wallet ng isang babae. Pupulutin mo ba ito para ibigay isa uli? O pupulutin mo para itago sa iyong bulsa? Sa ganitong sitwasyon, mangungopya ang iyong kaklase. Pakukopyahin mo ba o hindi? Ano ang iyong pasya? Inaalokang manigarilyo ng iyong mga kabarkada. Kagaya ka ba sa kanila? O mananatiling hindi ka susubok ng anumang sigarilyo? Dahil mayroon kang pagpapasya na mananatiling tama ang iyong dapat gawin. Hindi sisira sa iyong katawan. Kagaya na lamang ng paglalaro ng chess. Marunong ka bang maglaro ng chess? O di kaya naman, nakakapanood ka ba ng mga naglalaro nito? Kung susuriin mabuti ang paglalaro ng chess, mapapansin ng mga sinumang naglalaro ay sumasailalim sa malalim na pag-iisip. Diba, tahimik sila, nakatitig lang sa mga piyesa? Sa buong panahon ng paglalaro ng chess ay kinakailangan nilang mamili sa tamang piyesa na ititira at magpasya ng gagawing tira. Pinag-aaralan munang mabuti ang lahat ng galaw upang maging batayan ng gagawing tira. Kailangan maging maingat sa pagpapasya dahil kung hindi ay magbubunga ito ng pagkatalo sa laro. May tuntunin na tinatawag na touch move. Nangahulugan ito na kapag hinawakan mong isang piyesa, ito na dapat ang iyong itira. Hindi na maaaring magbagong isip kung kaya mahalagang sigurado ka sa tira bago ito hawakan. Marahil natatanong mo bakit naman biglang napasok ang chess sa usapan o bakit hindi? Dahil ang paglalaro ng chess sa ating mga pagpapasya sa buhay, kahit alin tulad yan ng pagpapasya sa buhay, ang paglalaro ng chess. Ang tayo binibigyan ng Diyos ng isip at kilos loob, ito ang dahilan kung bakit binibigyan din tayo ng laya na magpasya para sa ating sarili. Isa itong gawain na hindi maiiwasan ng sino man sa araw-araw. Marami tayong pagpapasya na kailangan gawin sa ating buhay. Sa umaga pa lang pagkagising, tatayo ka na ba o hihiga pa? Kakain ka ba ng almusal o hindi? O tanghalian ng hapunan o hindi? Ano bang iyong isusuot? Ito ba ang t-shirt na to? Itong blouse na to? Or ito? O di minsan, ang dami nating naisusukat bago yung kung ano yung tamang dapat natin isuot na gusto natin. Kaya nahahalukay lahat ng laman ng aparador bago magpasya kung ano nga ba ang isusuot. Tama, di ba? Ang proseso ng paggawa ng mabuting pasya. Ang mabuting pagpapasya ay isang proseso kung saan malinaw na nakikilalo nakikita ng isang tao ang pagkakaiba ng mga bagay-bagay. Mahalaga ang prosesong ito sa ating pagpili. Kagaya na lamang nila Pasita Chitiuan ng Figaro, Kapeng Pilipino ni Julia Gandionco ng Julie's Bookshop, si Edgar Injap, siya the second ng Ang Inasal. Sabi nga niya, business is a total package of imagination, execution, and ability to repel distraction. Yan ha, the ability to repel distraction. Yan, mga distraction na yan, nandyan lang yan. Pero ano ba yung ability mo na mag-repel? Tumanggi at hindi mo hayaan na maging hadlang itong mga distraction na to sa iyong buhay, sa iyong hinaharap, sa iyong mithiin. Sabi ni Chinkitan, wealth and life coach, isa rin siyang radio announcer or TV host at blogger din, successful blogger,
Dreams can only become a reality if you have the guts to pursue it. No? Kailangan lang may guts tayo na ito ay pagpatuloy yung ating mga mithiin, yung ating mga dreams, mga pangitain natin dyan na ito yung gusto kong marating. Gusto ko ganito. Gusto ko kagaya ni ganito. Yan. Ano yung guts mo na ito ay ipagpatuloy? Kailangan mayroon. No? Sila Tony Tan, Kang Kyong ng Jollibee, Jan Kohongwei Jr. ng JG Holdings, Robina Robinson. Yan. Yan yung mga kilala at mga matatagumpay na mga negosyante o sa kanilang mga larangan. Marami pang iba na mga Pilipinong naging matagumpay sa kanilang mga larangan dahil meron silang naging pasya noong sila ay bata pa. Kaya narating nila ang ganitong estado sa buhay dahil nagkaroon sila ng matinding pagpapasya. Pero kung hindi sila nagpasya, nanatili lamang kung ano yung meron sila noon at hindi sila nagpatuloy na paunlarin ang kanilang sarili, ang kanilang profesyon na tinahak, hindi nila mararating ang mga yan. At kung sila ay nagpahinto sa mga balakid, hindi nila mararating kung ano yung meron sila ngayon. Kaya ngayon pinag-aaralan natin sila dahil naging matagumpay sila sa pinili nilang pagpapasya. Ang una at pinakamahalagang sangkap sa anumang proseso ng pagpapasya ay ang panahon. Kaya nga sabi na, bigyan mo pa ako ng panahong makapag-isip. Give me more time to think first. Yan yung palagi nating naririnig sa atin na kailangan nating bigyan ng paghusga o bigyan ng desisyon. Nagsasabi tayo, wait a minute, let me think first. Diba? Madalas natin yan sabihin. Kahit, oh, maghugas ka na ng pinggan, wait! O, diba, naririnig natin yan palagi. Ano lang inyong mga nanay sa inyo? Yung salitang wait. Kasi gusto nyo ng panahon na mag-isip. Kung kayo ba ay maghugas ng pinggan, kayo ba ay magwawalis, kayo ba ay magre-review, kayo ba ay gagawa ng assignment, palaging may wait. Kasi yan yung una. At pinakamahalagang sangkap sa anumang proseso ng pagpapasya ay ang panahon. Wait. Time to think. Pero dapat hindi yan matagalan, lalo na kung magugas ka lang ng pinggan. Hindi yan dapat nang patagalin. Dahil titigas, mas mahirap hugasan kapag matigas ang mga pagkain sa pinggan. Yan. Una, kadalasan itong una nating hiningi upang makagawa ng pagpapasya sa anumang bagay na inaasahan natin. Karamihan o karaniwan na ang mga linyang bigyan mo pa ako ng panahong makapag-isip. Sa mga mabibigat na dapat pagpasyahan, kailangan talagang pag-isipan. Kailangan may panahon kayo dyan kasi nakasalalay ang iyong buhay, ang iyong kinabukasan sa mga pasyang dapat mong bigyang tuon, pansin. No? Ang mga instrumento na gamit na mabuting pagpapasya, hindi lamang ng panahon, kundi ng ating isip at damdamin. Pinagninilayan natin ang sitwasyon sa pamamagitan ng ating isip at ang damdamin naman, sinasala ng ating damdamin ang anumang natuklasan ng ating isip upang pagbatayan ng pagpili, upang gawin natin ang pagpapasya. No? Ngunit, hindi lamang ang isip na maring ipairalin, sabi nga ay damdamin. O sabi nga, follow your heart but take your brain with you. Hindi lang puro puso. Minsan kasi nalilin lang tayo ng puso, kailangan isip. Kaya nga nandyan sa taas ang isip, no? Kailangan magkasama sila sa pagpapasya. Hindi lang puro puso. Dahil minsan, nagiging broken hearted dahil puro puso ang ginamit. Kailangan lakipan isama ang isip. Dahil minsan, nabubulag tayo. Sabi nga, nabubulag ang isip dahil nangingibabaw lagi ang damdamin. Kailangan balanse para hindi magkamali sa gagawing pagpapasya.
mahirap ang magsisi sa huli. Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Kailangan dapat suriin. Gamitin ang isip, ang damdamin. Kailangan yan ng panahon. Dahil dito na alala natin ng muling sa mulat sa pulpa, tayo ay may kalayaan at walang mapanagutang pagpapasya ang nagaganap ng walang kalayaan. Maaaring tayo humingi ng payo sa ating mga malalapit na kaibigan at higit sa lahat ang ating mga magulang. Ito yung mga hakbang sa paggawa ng wastong pasya. Magkalap ng kaalaman, magnilay sa mismo aksyon, hingin ang gabay ng Diyos sa isasagawang pagpapasya, tayain ang damdamin sa napiling isasagawang pasya, at pag-aralang muli ang pasya. Una, magkalap ng kaalaman, sumanggunit humingi ng opinyon sa mga taong nakakaalam, na pagdaanan na nila, mayroong sapat na karanasan tungkol sa mga bagay na iyong pinagninilayan. Mahalagang konsultahin ang ating mga mapagkakatiwala ang tao sa ating paligid. Nandiyan ang ating mga magulang. Kung nandiyan lang sila sa bahay, o palagi natin sila nakakasama, si lola at lola, tito, tita, yung mga eksperto na o mga marami ng karanasan sa buhay. Yan, sabi nga, best teacher ang ating experience. No? Ibabahagi sa inyo yan at bibigyan kayo ng tamang tugon sa mga inyong ikukonsulta. Dahil alam natin na ang mga taong nasa paligid natin, mga malat sa buhay, ay hindi magbibigay ng maling pasya. Pero, ikaw pa rin ang magpapasya sa bandang huli. Susuriin, titimbangin mo lang ang lahat ng ito. Ihingi ka lang ng tulong. Pero ikaw pa rin ang magpapasya sa iyong buhay. Pangalawa, magnilay sa mismong aksyon. Una, kailangan mo suriin ang uri ng aksyon. Tama ba ito o mali? Pero dapat kailangan laging tama ang ating mapipili. Mahalagang tanungin mo rin ang iyong sarili kung ano ba talagang personal na hangarin sa isasagawang aksyon. Ano ba yung goal mo? Doon na ka babase, doon babase ang iyong pagpapasya. Ano yung goal mo? Ano yung tinatarget mo ba? At mahalagang tingnan din ang mga pangyayaring may kaugnayan sa aksyon. Ano yung magiging outcome? Isipin mo na. Ngayon pa lamang. Pag ito bang ginawa ko, ito ba'y magiging resulta? Kung itong ginawa ko, ito yung magiging resulta. Pagnilayan, pagtimbangin. No? Para hindi tayo magkamali ng pagpapasya. Hingin ang gabay ng Diyos sa isasagawang pagpapasya. Kailangan nating hingin ang ating ang Diyos, ang gabay, no, sa ating mga panalangin. Pinakamabisang paraan na maaaring gawin upang ganap na maging malinaw kung ano talaga ang plano ng Diyos para sa iyo. Dahil sa panalangin, mabibigyan ng linaw sa iyo kung ano talaga ang gusto ng Diyos na iyong gawin. Mahalagang gawin ito upang magkaroon ng lakas na maisakatuparan ng anumang dapat gawin ayon sa paghuhusga ng sariling konsensya. Ngunit paano kung matapos ang pagkalap ng mga kaalaman, pagninilay at pagdarasal ay nananatili pa rin ang iyong pag-aalinlangan sa iyong pagpili? Ano ang iyong dapat gawin? Makakatulong sa iyo ang kasunod na hakbang. Tayain ang damdamin sa napiling isasagawang pasya. Mahalaga rin isaalang-alang ang ating damdamin o kalooban sa ating gagawing pasya. Hindi lahat ng lohikal o sa isip o makatwirang pamimilian ay makabubuti sa atin o sa iyo. Mahalaga rin isaalang-alang ang ating magiging kasiyahan, bunga ng ating ginagawang pagpili. Kailangan masaya ka kung ako ano yung pipiliin mo. Kasi kapag masaya ka, magaan ang iyong kilos, inspirado ka, lahat gagawin mo kasi masaya ka. Gustong-gusto mo yung pinagpasyahan mo. Dahil kung gustong-gusto mo yan, kailangan ipupurso mo yan, ipaglalaban mo yan kahit kanino. O, pag-aralang mabuti ang pasya. Keep calm and be careful. Kailangan masusi talaga. Timbangin yung pros and cons. Tama, mali. Right or wrong. No? Marami pang pagpapasya ang gagawin sa mga darating na panahon. Kung kaya, mahalagang
Sapat kang kaalaman tungkol dito, meron kang kakayanang. Mahalagang paghandaan o tandaan ng bawat isasagawang pagpili, laging isasaalang-alang ang mas mataas na kabutihan. Ito ang natutuhan natin sa Module 10, hindi ba? Sa hierarchy ng pagpapahalaga ni Max Keller. Tao lamang ang biniyayaan ng isip at kilos loob kung kaya meron siyang kakayanahan o kakayahang kilalanin at gawin ang tama at nararapat. Yun, na eksaktong word, tama at nararapat. Dahil ito ay buhay mo, ito ay kinabukasan mo. Hindi lang yung bigla-bigla ng desisyon. Dahil ito'y buhay mo. Mahirap na yung paulit-ulit. Mangyayari, you will go on circle. Paulit-ulit lang yung mangyayari sa buhay mo kasi hindi mo ginagawa yung tama at nararapat. Sayang ang panahon. No, sa mga bagay na yan, natututo ka, kailangan gamitin mo yung mga failures na yan para magamit mo para hakbang, no? Makaiwas muli na mangyari uli yung failures. No, yan yung magiging inspirasyon mo na hindi na maulit yung mga failures. Kailangan masusi ang gagawing hakbang, tama at nararapat. Habang lumilipas ang panahon, lumalaki ang hamon ng lipunan sa bawat individual na mapanindigan mo ang tama at mali, no? Naalisin natin ang mali, kailangan mangibabaw ang tama. Maraming isyu sa lipunan tunay na susukat sa ating moral na paninindigan, kaya't kailangan sapat ang iyong kaalaman at kakayanan tungkol sa pagsasagawa ng moral na pagpapasya. Yan, paano ko ba ito gagawin o sisimulan? Meron tayong personal mission statement. Anong ibig sabihin ng personal mission o personal na pahayag ng mission sa buhay o personal mission statement? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng layunin na buhay, no? Kailangan lamang sundin, sabi nga, habang lumilipas ang panahon, yung ating personal mission statement. Kailangan meron tayong mission statement na magiging gabay natin para sa ating buhay. Yan yung ating magiging inspirasyon. Ayon kay Covey, na pahayag ng personal na layunin sa buhay ay maihahanin tulad sa isang punong may malalim na ugat. Ito ay matatag at hindi nawawala. Ngunit ito ang buhay at patuloy na lumalago. Kailangan natin na matibay na makakapitan upang malampasan ang anumang unos na dumarating sa ating buhay. Walang permanenteng bagay sa mundo, alalahanin natin yan. Ang problema, nandyan lang yan. Ang problemang yan, minsan nakakatulong pa para tayo maging successful. No, hindi yung mga successful na mga tao, mga personalidad, hindi yan naging successful na agad sa isang iglab, sa isang pitik lang ng kamay o daliri. May mga pinagdaanan sila bago nila narating ang success. Maaring ngayon ay mayaman kayo, bukas naman ay naghihirap, mahal ka ng nobyo mo ngayon, bukas may mahal na siyang iba. No, maraming bagay na hindi natin mapipigil. Dahil sabi nga, ang mundo ay bilog, ang buhay natin ay parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, no? Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, taas o ilalim, no? Yan, hindi natin mapipigil ang buhay, no? Kailangan lamang maging handa. Kung ano ang pipiliin natin ngayon, yun yung mararating natin sa kinabukasan. Sabi nga, yung personal na mission statement nga, kailangan mayroon, no? Meron kang quotation sa sarili mo. Halimbawa ng time is gold. Kung yan palaging iniisip mo, time is gold, o nga. Hindi ako magsasayang ng oras, hindi ako magsasayang ng panahon dahil mahalaga ang bawat oras sa akin. Kaya kikilos ka. Yun yung magmamotivate sa'yo.
Yan, habang lumilipas ang paa, lumalaki na ang paha mo ng lipunan sa bawat individual na mapanindigan ng tama't mabuti. Maraming mga issue sa lipunan na tunay na susukat sa immoral na panindigan. Kaya't kailangan sapat ang iyong kalaman, kakayahan tungkol sa pagsasagawa ng moral na pagpapasya. Handa ka na ba? Ano ang paghahandang ginagawa mo? Yan, salaminin. Salaminin ang buhay. Tama ba ang hinahakbangan mo ngayon? Tanungin ang sarili? Suriin ang sarili? Kung ano ka gusto mong marating sa panahon, sa darating na panahon, kailangan meron ka nang gawin ngayon. Hindi na wait. Maglaan ang panahon na mag-isip. Huwag patagalin, isamang isip at damdamin, kailangan maging masaya ka sa iyong pasya. Paalam!